Halos wala ako sa sarili sa mga sumunod na araw, lagi akong pagod o ano pero pag nasa bahay ako ay lagi akong nakangiti, pumuslit ako minsan sa bayan para magtanong kung magkano at nagulat na lang ako sa nalaman ko. Magkano po na isasanla, yung sagad na po kahit anong halaga niya, bahala na, dahil ang kailangan ko ngayon ay si inay, kailangan ko na dalhin si inay dahil napapansin kong hirap na siya, hinandaan ko na din ang resignation letter ko at napag-usapan na namin ang gusto ko. Wala din akong choice dahil mas mahalaga ang buhay ni inay kaysa sa mga bagay ngayon. Ma'am, are you sure? Mukhang pinasadya po ang singsing mo, yung kwintas mo kasi nagkakahalaga ng 200,000 pesos, nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko, sagad na po sa sanla yun. Pero kailan niyo po tatubusin, kasi may nakalagay din po kasing Chloe sa lock, kinuha ko yun at saka tinignan ng mabuti. Bakit ngayon ko lang to nakita, hindi ko na alam ang gagawin kung ang kwintas kaya muna. Yung singsing po, ma'am, milyon po, wala po kami ganitong kalaking pera pero ang kwintas po, matatanggap namin, napapikit ako dahil doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, ang bigat ng dibdib ko habang nakatingin sa singsing, kinuha ko to at saka sinuot sa akin. Saktong-sakto, yung kwintas po, kinuha ko ang bag ko at pinapasok ako sa loob, hindi ko aakalain na ganon kalaki ang halaga ng alahas na to, akin ba talaga to? Sino kaya nagbigay nito sa akin, hindi kaya galing ako sa mayamang pamilya? Hindi kaya, huminga ako ng malalim, sa harapan ko binilang ang pera at agad kong sinilid sa bag ko yun. Walang pumapasok sa isipan ko kung hindi ang kalagayan ni inay, puro si inay at minsan naman sa gabi umiiyak na lang ako dahil sa bigat ng loob ko, hindi alam ano pwedeng gawin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako makapaniwala, hindi kaya galing ka talaga sa mayamang pamilya? Kinagat ko ang ilalim ng labi ko, hindi ko din alam, pero bakit hindi nila ako hinahanap tak ang tanong ko dito. Parang kilala ka kasi ng mga Sarmiento noong pumunta sila dito, Chloe pa nga ang narinig kong pangalan, pineket ko ang mga mata ko. Malaking posibilidad na kasama sila sa buhay ko noon, kamukha ko tapos kapangalan ko, gusto ko na lang matawa, ano, coincidence lang ba ang lahat? Eto na, approved na daw, eto na din daw back pay mo. Napatingin ako sa perang nasa envelope na puti, hindi ko muna to binuksan. Salamat ha, kailangan lang kasi para kay inay, ayoko naman mahirapan siya lagi sa paghinga niya, tumango ang mga to sa akin. Umuwi ako sa bahay at mukhang nagulat pa siya nang makita ko, ngumiti ako dito at saka umupo sa tabi nito. Inay, pupunta tayo sa Metro Manila mamaya, mukhang nagulat siya sa sinabi ko, isasama mo ako sa paghahanap sa magulang mo, hindi ako sumagot sa kanya. Kasi alam ko pag nalaman niya na sa hospital kami pupunta baka tumanggi siya, ayokong hindi siya gumaling, sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya, kaya gusto ko siya gumaling at makasama pa ng matagal. Kahit dito na lang ako, hiha, isasama po kita, ihahatid po tayo ng tatay ni Jana inay, hanggang sa bus station po, ngumiti ako dito, ayokong iwan ka dito inay, tumango sa akin to. Niyakap ko si inay, hinayaan kong tumulo ang mga luha ko. Kinagat ko ang ilalim ng labi ko habang yakap-yakap ko to. Pinakain ko si inay at pinatulog sa kanyang silid, halos hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip, kaya naman ginawa ko ay nagluto at nagbaon din ng pagkain naming dalawa para sa pag-alis, alas tres pa lang ay nandito na ang pamilya ni Jana kasama si Jana para ihatid kami papuntang bus. Ginising ko si inay at saka nilinis to, mukhang nasa 50s siya, hindi maitim ang kanyang balat, sakto lang, hindi maputi. Hindi din maitim, sinuutan ko to ng isang pantalon saka isang t-shirt, kumuha din ako ng jacket. Ako naman ay naglinis din ng katawan, isang t-shirt na itim ang suot ko at isang pantalon din, kinuha ko ang gamit na nakaayos, dalawang bag na malaki yun at binuhat ni Jana ang isa. Nagsimula na kami maglakad paalis sa bahay, sa isang malapit na lugar lang nakaparada ang tricycle nila Jana at doon ako sumakay. Nasa parilya ang mga damit namin, isang malaking bag naman ang dala ko kung nasaan ang pera namin, mahigpit ang hawak ko dito. Isang oras mahigit lang nakarating kami sa bus station, isang mahigpit na yakap ang binigay sa akin ni Jana kaya naman naiyak ako, siya ang naging kaibigan ko dito, isa siya sa tumulong sa akin para makapag-adjust sa lugar na to. Ang dami niyang kwento sa akin kahit nga pag-aaral niya kung gaano kalayo nilalakad niya para lang makapasok. Maraming salamat po, nakangiting sabi ko, babalik po kami, tumulo ang luha ko. Hinalika ni Jana ang pisngi ko, nagmano ako sa kanyang magulang.
Binuhat na ng tatay ni Jana ang gamit namin para ipasok sa loob ng bus, umupo kami ni inay sa bandang unahan. Binaba ko ang bag na may laman na pera, 2,000 lang kinuha ko para sa amin ni inay. Pinuno ang bus at nagsimula na ang biyahe, kumaway ako kila Jana na ngayon ay umiiyak. Nakangiti lang ako dito habang kumakaway ako. Binigay ko kay inay ang ginawa ko kanina para makakain siya. Agad niya naman tinanggap yun, huminga ako ng malalim. Tahimik lang ako sa buong biyahe, nakatulog na ako habang nakasandal ako kay inay, nagising na lang kami dahil sa sigaw, gapan, gapan, sinong bababa sa gapan, napahikab ako. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko dahil maliwanag na sa labas. Si inay naman ay nakatingin sa labas, nagugutom ka ba inay? Ayos lang ako, gusto ko lang ng kape, tumango ako dito. Bumaba ako at bumili ng kape para kay inay sa tindahan dito sa waiting shed, umakyat ako at saka binigay sa kaniya ang isa at sa akin naman ang isa. Maya-maya lang ay nagsimula na naman ang biyahe habang ako ay tahimik na lang. Natulog si inay sa tabi ko, hanggang sa makarating kami ng Cubao, bumaba na kami ni inay at saka binuhat ko ang 2 mabigat na bag namin. Saan tayo pupunta? Tumingin ako sa paligid, ang lalaki ng building, nakakatuwa naman dahil ang ganda dito, napangiti ako ng tipid habang pinagmamasdan ko ang paligid. Pumara ako ng taxi at bumaba to para ilagay ang gamit namin sa likod, pumasok kami ni inay sa loob, excuse me po, may alam po kayong apartment dito, hindi ko maiwasan itanong? Ay hiya, yung hindi sana kalayuan sa Parkers, kuya, tumango to sa amin, sige po, ma'am. Tahimik lang kami sa biyahe hanggang sa makarating kami sa isang tahimik na lugar, bumaba na kami ni inay, maganda ang apartment at mas okay na siguro to para sa amin ni inay. Bumaba kami at agad pumasok ang taxi driver sa loob ng gate, tamang-tama, kakaalis lang ng isang umuupa, may available, napatingin sila sa amin. Binayaran ko ang taxi driver, mura lang ang upa dito, 5,000, kasama na ang tubig at kuryente, wala na kayong babayaran. May tinawag tong 2 lalaki at tinulungan kami ipasok sa loob ang gamit, binisita namin ang tutuluyan namin at nagulat ako dahil ang ganda. May isang kwarto tapos double deck ang kama, ako sa taas, si inay sa loob, naka-tiles ang loob, may mga gamit din like sofa, may TV din at mukhang naiwan lang ng tumira dito, kaso walang gamit sa pagluluto, kailangan ko pa ata mamili mamaya. Malaki ang CR at maganda, wala na akong masasabi dito dahil naka-aircon pa to. Mura na sa 5,000 to, magbayad na muna kayo bago kayo tumira dito at mag-advance kayo. Sandali lang po, inalalayan ko si inay papasok sa kwarto, binuksan ko ang aircon at pinahiga siya sa kama. Magpahinga po muna kayo inay, nakangiting sabi ko dito, maraming salamat, anak, nakangiti lang ako dito. Hinalikan ko to sa noo at saka lumabas ng kwartong yun. Pwede ko sa'yo ipahiram ang maliit na ref na nandoon sa kusina. Maraming salamat po, nakangiting sabi ko dito, 15,000 ang binigay ko, ayan po, pang 3 months na po. Nakangiti tong binibilang ang pera na binigay ko at saka lumabas, ako naman ay naupo sa sofa at pineket ang mga mata ko. Inaantok na ako, napapagod na din ang katawan ko, pero hindi ako pwede magpahinga, kailangan kong bumili ng pagkain dito sa bahay at mga gamot ni inay. Lumabas ako ng bahay at nilakto sa labas, si inay naman mabubuksan to sa loob, lumabas ako ng gate at saka naglakad para makahanap ng sasakyan. Miss, sakay, tinawag ko to, kuya sa palengke po, mahihintay mo po ba ako? Oo naman no? Pumasok ako sa loob ng tricycle at nagsimula na to umandar, napahikab pa ako at kinusat ang mga mata ko. Bumili agad ako ng ilang plato, kutsara, mangkok, mga kaserole caldero o ano pa kailangan para sa pagluluto. Sunod ay bumili ako ng bigas, para hindi na kailangan lumabas ni inay, pinalagay ko sa parilya yun. May bibilhin pa kayo, opo, kuya, sandali lang po. Pumunta na ako sa mga prutas para kay inay, pumunta din ako sa wet market para sa mga baboy, manok o iba pa, bumili din ako ng frozen foods, hot dogs o iba, mga seasonings, mga gulay. Nang may bili ko na lahat ay umuwi na kami, binayaran ko siyang 300 at laki naman ang tuwa niya dahil doon. Tinulungan pa ako nito ipasok lahat sa loob, nilagay ko ang mga iba sa ref, tinayo ko ang bigas sa gilid, hinugasan ko at binanlian ang mga binili kong pangluto. Pagkatapos noon ay nagluto ako para kay inay, inayos ko sa mesa yun at saka pumasok na sa kwarto,
Binagsak ko ang katawan ko sa taas at saka dahan-dahan hinatak ng antok. Nagising ako ay gabi na, lumabas ako at doon nakita ko si inay sa sala ay nanonood ng TV, napangiti ako dahil doon. Pumunta ako sa kusina at mukhang kumain na siya, kaya naman ako naman ang kumain at hinugasan ko lahat ng pinagkainan namin. Saka ko lang napansin na nakaayos na ang mga damit namin sa isang cabinet, mukhang inayos niya yun. Kumuha ako ng pambahay na damit at isang shorts na maluwag. Naligo ako sa CR at agad din nagbihis, lumabas ako pumunta sa sala habang sinusuklay ang buhok ko. Saan natin sisimulan hanapin ang magulang mo? Nagulat ako sa pagbukas niya ng topic. Bukas po pupunta tayo sa hospital para sa check-up nyo. Hindi po muna tayo maghahanap inay. Napatitig to sa akin. Akala ko ba nandito tayo para maghanap, umiling ako dito? Andito tayo para sa check-up mo inay, alam ko po nahihirapan ka at ayoko pong mahirapan ka inay, kaya naman. Kaya sinanla mo ang kwintas mo para dito, nagulat ako sa sinabi niya at napatingin sa singsing na nasa daliri ko. Hindi ko gusto ang ginawa mo, mahalaga sa iyo yun, bakit mo ginawa yun? Mas mahalaga po kayo, sagot ko dito at umiwas ako ng tingin, matulog na po kayo inay para bukas po maaga tayo. Maxine, alam kong may utang na loob ka sa akin pero hindi naman ako payag na ganito anak, ngumiti lang ako ng malungkot dito, malay mo bigay yun ng ama mo, ng ina mo, pero bakit mo sinanla, huminga ako ng malalim. Hindi naman po nila ako hinanap, kaya bakit pa po, masaya naman po ako sa inyo. Kaya gusto ko po na gumaling kayo, hindi to sumagot sa akin. Pumasok si inay sa loob ng kwarto habang ako ay nanonood ng palabas. Kumunot ang noo ko dahil sa babaeng nasa TV, she is familiar, I've seen her before but where, she was laughing, nasa isang show siya at sinasagot niya ang question ng isang host. Maraming nagtatanong kung ano daw ba talaga ang mayroon sa inyo ni Mr. Jacob Sarmiento, kahit si Jacob Sarmiento ay hindi sinasagot ang aming tanong, tumawa ang babae na parang kinikilig. Hindi ko alam bakit bigla akong naiirita sa babaeng to, parang ang sarap niya sampalin. Nakakainis na nakakairita, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, girlfriend ba siya ni Sir Jacob, hindi ko maiwasan itanong sa sarili ko, pero noong nasa Tagong Resort kami, galit na galit siya sa ex-fiancé niya, means, mahal niya pa ang fiancé niya, napailing ako. What is real score between of you two? He asked, is Jacob didn't answer it, then, I won't too, nagsigawan ang mga nanonood sa show at huminga ako ng malalim. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng to, bakit naiirita ako sa kaniya ng ganito, gusto ko siya suntukin, sampalin, hindi ko alam bakit galit na galit ako sa kanya. Sino siya, bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya, bakit pa showbiz lagi, kahit alam naman ng mga tao ang totoo, huminga ako ng malalim at pinili na lang patayin ang TV. Napahawak ako sa dibdib ko at bahagyang kinabog yun, medyo masakit. Hindi ko alam kung bakit, ayokong umasa na baka ako talaga hinahanap nila, ayoko, dahil hindi ko iiwanan ang anak ko kung sakali ako ang babaeng yun. Pinili ko na lang pumasok sa loob ng kwarto, ilang oras ata akong tulala sa kisame dahil sa pag-iisip ko tungkol sa nangyayari. Pinili kong matulog, naunang nagising sa akin si inay, dinatnan ko siya nagluluto sa kusina, kumuha na ako ng damit ko para makaligo na. Ngayon kami pupunta sa Parker's Hospital kaya kailangan ko maggayak ng maraming pera, kinuha ko ang isang bag na maliit at naglagay ng pera doon. Pumasok ako sa banyo at sa katahimik na naligo, paglabas ko ay tapos na si inay sa pagluluto, frozen foods ang niluto nito na tosino at hotdog, kaya naman kumain na kaming dalawa. Pumasok siya sa CR para makaligo habang ako ay nagpapatuyo ng buhok. Natapos ako magpatuyo ay maghugas na ako ng plato. Isang t-shirt at short na masikip ang suot ko hanggang sa kalahating hita ang short ko, ang t-shirt naman ay isang simpleng puti lang. Nakalabas na si inay sa banyo at pumasok na to sa loob ng kwarto namin, inayos ko ang buong bahay hanggang sa matapos na to, lumabas na kaming dalawa at nilock ko ang pinto. Tumawag agad ako ng tricycle para ihatid kami sa Parker's Hospital. Nagbayad ako dito at pumasok na ako sa loob, huminga ako ng malalim. Hawak-hawak ko ang kamay ni inay papunta sa isang desk. Excuse me, I want to ask if where is Doc Sarmiento, cardiologist, tumitig sa akin ang babae. Jacob said, he has uncle, cardiologist to. Wala naman masama kung sa kaniya hindi ba, sa tingin ko magaling siya.
Kay Doc Parker, is he cardiologist too? Right, I am not sure, but the important is my inay. Here po ang number niyo, doon po sa 6th floor. Miss, itatawag ko po sa assistant niya para abangan po kayo, tumango ako dito. Kaya naman tinuro sa amin kung saan ang elevator at agad kaming pumasok doon. Napatingin ako kay inay na ngayon ay parabang sumasakit ang kanyang dibdib. Okay ka lang, I asked, ayos lang anak. Maya-maya ay bumukas ang elevator kaya naman lumabas na kami. Agad kami sinalubong ng isang lalaki at tinuro ang daan sa amin papunta sa isang office. Pinapasok agad kami at pinaupo ko si inay sandali. Kausap lang po ni sir ang pamangkin niya, sandali lang po yun, tumango ako dito. Umupo ako sa tabi ni inay, halata sa kanya na nahihirapan siya sa kanyang paghinga. Matagal pa po ba, kasi po nahihirapan sa paghinga si inay, sagot ko dito, sandali lang po. Mabilis umalis to habang ako ay tahimik lang na naghihintay dito. Maya-maya ay lumabas na ang isang lalaking may asul na mga mata, sunod nito ay si Sir Jacob. Pareho nang laki ang kanilang mga mata na parabang hindi makapaniwala na nakikita nila ako sa harapan nila. Doc, sila po ang patient, tumayo ako at bahagyang yumuko. Good morning, Doc, magalang na bati ko dito. Tumayo din si inay para bumati sa kanilang dalawa. Pansin kong hindi nila inaalis ang tingin nila sa akin kaya naman hindi ko maiwasan may lang, well Maxine, my forehead creased. Doc, this is my inay po. Nahihirapan po kasi siya huminga at sabi din po kasi ng doktor sa amin sa Pangasinan na kailangan daw po talaga na dalhin siya dito, magalang na sabi ko dito. Napatikim to at saka tumingin kay Sir Jacob na ngayon ay nakatitig sa akin, anak. Sige, pwede ka naman dito maghintay, ako na muna bahala sa nanay po, tatanungin ko lang siya ng ilang katanungan, tumango ako dito at saka umupo na. Hinawakan ko ang daliri ko kung nasaan ang sing-sing, pinaikot-ikot ko to sa daliri ko habang nakatingin sa kay inay na ngayon ay tahimik na nakikipag-usap. Hindi mo sinabi na pupunta kayo dito, tumingin ako kay Sir Jacob. Kailangan po ba sabihin sa'yo, umayos to nang tayo, nagtanong lang naman ako sa'yo at hindi naman na kailangan sabihin sa'yo ang dapat kong gawin. I mean ano, sana natulungan ka namin, hindi ko po kailangan ng kahit anong tulong sir. Ayoko din po kayo makausap o ano, dahan-dahan tong tumango at umalis. Napatingin ako sa sing-sing ko, kinuha na ng dugo si inay, CT scan, ECG, o ano pa, ilang oras kami nagtagal at saka pumunta kami ng canteen para bumili kami ng makakain namin. Hindi ko alam kung magkano ang aabutin lahat, pero kung kailangan na isama ko sa sanla ang sing-sing ay gagawin ko, ayokong mawala si inay sa akin. Tahimik lang kami kumakain ng tanghalian dito sa canteen. Sabi ni Tita Julie andito daw si Tito Nicolas sa canteen, napatingin ako sa medyo malakas ang boses. Nanlaki ang mga mata ko dahil siya yung mataray sa akin, lagi siyang may nasasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Umiwas ako ng tingin dahil ayokong makita niya ako, ayokong may masabi siya sa akin dahil andito si inay, tumayo ako at nagtanong kung nasaan ang CR, natatakot ako na kinakabahan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi na ikaw yun, nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Mabilis niya nilock ang pinto ng CR at agad pumunta sa pwesto ko, nagulat ako nang itulak ako nito at tumama ang likod ko sa pinto. Ma'am, ano, sinusundan mo ang kapatid ko dito, para saan, bumalik, hindi na siya maniniwala sa iyo. Nagulat ako nang bigla ako sampalin nito ng isang malakas. Ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi niyo, gusto na tumulo ng luha ko. Natatakot ako sa kanya, sa mga titig niya sa akin, ang mga mata nito na puno ng galit habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam bakit ka nandito, bakit dahil sa pera na naman, nagulat ako nang may nilabas to na pera sa bag niya at hinagis sa mukha ko, tuluyan ang bumuhos ang luha ko dahil doon. Nanginginig ang labi ko habang tumutulo ang mga luha ko. Nagulat ako nang hinawakan nito ang buhok ko at saka hinela papasok sa isang cubicle. Layuan mo ang kapatid ko at pamangkin ko, dahil baka hindi ako makapagtimpi sa iyong babae ka, sa lakas ng bitaw niya sa akin ay tumama ang ulo ko sa gilid ng bowl. Bahagya akong nahilo, hindi ko alam kung saan ako kakapit dahil tuluyan akong nahiga. Pumikit ako, tuloy-tuloy lang bumuhos ang luha ko. Hindi ako pwede magtagal dito, ang alam ni inay ay nag-CR lang ako, dahan-dahan akong tumayo, umiikot ang paningin ko at hindi ko alam dahil biglang sumakit ng sobra ang ulo ko. Pumunta ako sa lababo para maghilamos, pinunasan ko ang mukha ko, nanginginig ang katawan ko.
Lumabas ako ng CR, umiikot ang paningin ko habang sobrang sakit ng ulo ko, huminga ako ng malalim at pinilit kong pumunta sa canteen kung nasaan si inay. Pero bago pa ako makapunta dito ay agad nagdilim ang paningin ko, sunod noon ay bumagsak ang katawan ko isang malamig at matigas na tiles. Nagising na lang ako na nasa isang kwarto ako, puti ang paligid ata alam ko kung nasaan ako, dahan-dahan akong bumangon at saka humawak sa ulo ko si inay. Agad akong bumaba ng kama at saka lumabas, "Miss, wag po muna kayong gumalaw." Si inay, hindi ko maiwasang itanong, "Ha, miss, sandali lang po kasi. Kailangan pang i-check ang sugat nyo." Hindi ko pinansin ang sinasabi ng nurse, nakita ko si Jacob nakaupo sa isang bench, lumapit ako doon. Hindi ko alam na nasa tapat siya ng ER. "Sir, nakita mo ba ang inay ko?" Malamig ang tingin niya sa akin at agad lumapit sa akin. "Chloe," nilabas niya ang sing-sing na hawak niya, napatingin ako sa daliri ko. "Wala na ang sing-sing doon, bakit hawak mo yan?" Akmang kukunin ko pero tinulak lang ako nito, "Hindi mo ako maloloko, tama nga," sabi ni ate, "ikaw yan." Umiling ako sa kanya. "Please sir, ibigay mo sa akin ang sing-sing ko, ako ang nagbigay sa iyo nito." Natahimik ako, "This our promise ring, Chloe. Wala akong naalala kaya hindi ako maniniwala sa'yo." Nagulat ako nang kinulong nito ang magkabilang pisngi ko sa isang kamay niya, kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. "Jacob," binitawan lang ako nito dahil sa isang malakas na sigaw ng isang babae, napaupo ako, huminga ako ng malalim at tumingin ako sa kanila. "Chloe," the woman called me with his cold voice, "what are you doing here? Nasaan ang kinakasama mo?" Umiling ako dito. "Wala po akong maalala at hindi ko po alam ang sinasabi niyo." Lumapit to sa akin at nagulat ako nang hilahin nito ang buhok ko sabay hila. "We won't believe you, hindi mo makukuha ang apo ko sa amin." Kumunat ang noo ko. Umiling ako, "Wala talaga akong maalala." Bumukas ang ER at saka lumapit si Doc Nicholas sa amin. "Nico," agad niya hinela ang mami ni Jacob sa akin. "Doc, ang inay ko po," nanginginig na tanong ko dito. Malungkot ang mga mata nitong tumingin sa akin, "I am sorry." Nanginginig ang katawan ko, umiiling-iling ako dito habang nakatingin sa kanya, hindi ako naniniwala. Tuloy-tuloy bumuhos ang luha ko at saka pumasok sa loob ng ER. Nanginginig ang katawan ko habang dahan-dahan na lumapit kay inay, hinawakan ko ang kumot na nakatabon dito at doon bumungad sa akin ang natutulog na si inay. Napahagulgol ako at niyakap ko ito ng mahigpit-mahigpit ang yakap ko. Nanginginig ang katawan ko habang patuloy na tumutulo ang luha ko. "Inay, her heartbeat stopped earlier when she saw you fainted," nanginginig ang katawan ko. "Kasalanan ko to, kasalanan ko, kung sana, nandoon na lang kami sa Pangasinan, kung sana nakontento na lang ako, hindi sa kanya mangyayari to, hindi niya ako iiwan, hindi ganito kaaga." "Chloe," humarap ako sa kanila, "I am not Chloe," sigaw ko sa kaniya at mukhang nagulat siya sa sinabi ko. "Ilang beses ko ba sasabihin na hindi ako ang babaeng yun?" Napaupo ako habang tuloy-tuloy pa rin bumubuhos ang luha ko, tinakpan ko ang mukha ko habang patuloy na tumutulo ang luha ko. "Kasalanan ko to, sana nakontento na lang ako sa Pangasinan," nanginginig na sabi ko, "bakit sa akin pa nangyari ito?" "Hiha, anong gusto mong gawin, cremate ba natin?" Inalis ko ang kamay ko sa mukha ko. Hindi ako nagsalita, patuloy pa rin tumutulo ang luha ko habang nakatingin sa kaniya, napabuntong hininga to at umalis sa harapan ko. Tahimik akong umiiyak at niyakap ko ang tuhod ko, wala na akong pamilya, hindi ko na alam paano sisimulan ang araw ko, paano ang gagawin ko, wala na si inay, mag-isa na lang ako sa buhay ko. Bakit kay inay pa nangyari ang bagay na to, bakit hindi na lang sa akin? Nakatulog ako sa kakaiyak at ginising na lang ako ng nurse, wala akong choice kung hindi cremate na lang ang inay ko. Tahimik lang ako na naghihintay sa inay ko, mabilis lang ang naging proseso ay nakuha ko agad ang abo ni inay. Umuwi ako sa apartment na umiiyak, nasa sofa ako habang patuloy na tumutulo ang luha ko, yakap-yakap ko ang urn ni inay. Nakatulog ako sa sofa na ganong ayos at kinabukasan, ay nagulat na lang ako dahil sa malakas na katok sa pinto. Tumayo ako habang buhat-buhat ang urns ni inay. Binuksan ko ang pinto at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Jacob. Nanginginig na tanong ko dito, "What are you doing here?" "Sumama ka sa akin," akmang hahawakan ako nito ay lumayo ako, "Sumama ka sa akin o gusto mo pakaladkarin kita?" Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata.
Umalis ka na dito, babalik na ako sa pinanggalingan ko. Iiwan mo ang anak mo, ganun ba? Umiling ako sa kaniya. Ano ba pinagsasabi mo? Paano mo nasasabi na ako ang nawawala mong fiancé ha? Galing na tanong ko dito. Here, pinakita niya sa akin ang sing-sing. Hindi ko alam kung totoong wala ka maalala o nagpapanggap ka lang, pero hindi ako papayag na makawala ka pa. Kumunat ang noo ko sa sinasabi niya, kaya sumama ka sa akin, umiling ako dito. Nagulat ako nang may dalawang lalaki na lumitaw sa likod niya, pumasok sa loob to at agad hinawakan ang magkabilang braso ko. Jacob, ano to, hindi to nagsalita, dalhin niyo sa sasakyan yan, puwersahan ako nitong hinela palabas ng apartment. Pinasok ako nito sa kotse at agad pumasok si Jacob kasunod nito. Balikan niyo ang gamit niya mamaya, Jacob, ano ba, sigaw ko sa kanya, pakawalan mo ako. Hindi ka makakaalis hanggang hindi ko sinasabi, malamig na sabi niya, tumulo muli ang luha ko habang nakatingin sa kaniya, umiwas sa akin to ng tingin at umayos na to. Niyakap ko ang Ernie inay at saka lumingon sa kabilang bintana, tahimik lang ako umiiyak habang nasa biyahe kami, kahit anong palag ko, hindi niya ako papakawalan. Malaki ang galit nila sa Chloe na yun, hindi ko alam kung paano naging ako yun, hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ko sila kayang iwan kung sakaling ako yun, kaya paano? Hindi ko magagawa ang bagay na yun, nakarating kami sa isang bahay na hindi pamilyar sa akin, bumukas ang pinto sa gilid ko at puwersahan ako nitong nilabas. Halos wala akong lakas para sa lahat, pinasok ako ng dalawang lalaki sa gate, let her go. Galit na sigaw ni Jacob sa dalawa, kaya napaatras sila. Si Jacob mismo ang humila sa akin papasok sa loob, kumpleto ang laman sa loob. Magaganda ang ayos at talagang mayaman ang nakatira. The sofas are color gray, the TV is big, the transparent table, the plants, white ang buong wall at ang ganda ng chandelier. Hindi ko alam saan ako pupunta, nakita ko si Jacob na nakaupo lang sa sofa habang may hawak na photo album. Here, check it, lumapit ako doon, umupo ako sa malayo sa kanya at binaba ang urn sa mesa. Binuksan ko to at napaawang ang bibig ko sa nakita ko Chloe and Jacob memories. Binuksan ko to at nanlaki ang mga mata ko dahil sa picture ko agad ang bumungad na nakangiti habang nakadress, dahan-dahan ko binuklat to. Puro kami ni Jacob ang nandito, sa beach, sa isang fancy resto o iba pa, also my picture when I was pregnant, and the ring, totoo nga, andoon ang picture ng Sing Sing na nakalagay ay Chloe and Jacob. Tumingin ako kay Jacob at tumulo ang luha ko, anak ko talaga ang batang yun at bakit ko nagawa yun, umiiling ako dito, hindi ako naniniwala. No, I won't do that, hindi ko iiwan ang anak ko, tumawa lang to at saka lumapit sa akin. Hinela ako nito at nagulat ako nang ikulong muli nito ang pisngi ko sa isang kamay niya habang ang isa ay nasa baywang ko. You did it babe, remember, you cheated on me, umiling ako habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko gagawin yun, sigaw ko sa kaniya, hinawakan ko ang kamay niya para maialis sa pisngi ko, huminga ako ng malalim pero sadyang malakas siya. Hindi ko iiwan ang anak ko, kaya nasaan siya, malakas na sigaw sabi ko pero tinitigan niya lang ako, pumapalag ako pero nagulat ako nang bigla niyang sakupin ang labi ko, pilit ko siya tinutulak pero nawalan ako ng lakas, ang mga halik niya, sobrang pamilyar sa akin, nanginginig ang tuhod ko, sobrang bilis ng tibok ng puso ko, nanghihina ako sa kanyang mga halik. Bumaba ang kamay nito sa hita ko at doon ako natauhan, mabilis ko siyang tinulak at isang sampal ang binigay ko sa kanya. Don't touch me, sigaw ko sa kaniya, hindi ako naniniwala sa'yo, kahit kailan hindi ako maniniwala sa'yo, bumuhos ang luha ko. Ayaw mo maniwala, bakit sa tingin mo ba magagalit ako ng ganito kung hindi mo ginawa sa akin ang mga bagay na yun ha, umiling ako sa kaniya. Hindi ako ganang tao, alam ko sa sarili ko kahit wala akong maalala, sigaw ko sa kaniya, hindi ako maniniwala sa'yo. Walang maalala, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka, isang sampal ang binigay ko pero nagulat ako nang tinulak ako nitong pahiga at agad pinatungan. Let me go, pilit akong pumapalag dito, hinawakan nito ang kamay ko at nilagay sa ulunan ko, naramdaman ko ang halik niya sa labi ko, pababa sa pisngi ko, ano? Mas masarap ba sa akin ang lalaking yun, mas magaling, sumagot ka? Pumikit ang aking mga mata, pagod na ako, napapagod na ako, bakit sa akin nangyayari ito, bakit sa akin pa? Jacob, nakikiusap ako sa'yo, halos magmakaawa na ako sa kanya. Bumaba ang halik nito sa leeg ko, ang isang kamay nito ay pumasok sa loob ng t-shirt.
Pakiusap, wag, napahikbi ako at naramdaman kong lumuwag ang hawak niya sa akin, tuloy-tuloy tumutulo ang luha ko at nanginginig ang katawan ko. Niyakap ko ang sarili ko, dahan-dahan akong umupo at tahimik na umiiyak, ayoko na. Inay, bakit mo ko iniwan, bakit Jacob, pinikit ko ang mga mata ko, tahimik lang akong umiiyak, nanginginig ang katawan kong dinilat ang mga mata ko. I saw his cousins, are you okay, the woman asked me, she is shaking, dad, lumapit ito sa akin pero umatras ako. Mommy, ikaw muna bahala sa kanya, ipasok mo muna sa kwarto o ano, kakausapin ko lang ang lalaking ito, inalalayan ako nito tumayo, sumama ako dito habang hinang-hina ang katawan ko, sa isang kwarto sa baba niya ako pinapasok at saka pinahiga sa kama. Are you okay? Naalala mo ba ako? Mabilis ako umiling sa kaniya, well, I am Morris' wife, I am also taking care of your son, napangiti ako sa sinabi ko dito, what his name? Nanginginig na tanong ko. His name is Cholo Jacob Sarmiento, napatango ako dito, kukuha kita ng tubig ha, dito ka lang, tumango ako dito. Hindi ko na to hinintay sa pagbalik niya ay agad ako nawala ng malay, nagising na lang ako ay nandito pa rin ako sa kwartong to, walang tao gamit dito kahit isa. Except sa mga bag ko nasaan ang gamit ko. Nakita ko ang urn ni inay sa ibabaw ng isang cabinet, agad kong nilapitan to at doon ako umiyak ng umiyak, tahimik lang akong umiiyak habang nakaharap sa ashes ni inay. Inay, ako nga ang hinahanap nila, may anak ako, sayang hindi mo nakilala, buong sabi ko habang nanginginig ang katawan ko, hindi ko kayang gawin ang mga binibintang nila sa akin, hindi ko kayang iwan ang anak ko, tinakpan ko ang bibig ko. Inay, tulungan mo ako maging matatag, pagod na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, mahinang sabi ko dito. Pinunasan ko ang luha ko nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Napatingin ako doon at nakita ko ang babae kanina na nakangiti, nanlaki ang mga mata ko nang kasunod nito ay isang batang lalaki na may asul ang mga mata. Ang batang to, kamukhang kamukha ni Jacob, kamukhang kamukha niya ang anak namin. Kaya pala bigla na lang ako lumuha noong tawagin ako nitong mami, kaya pala, pamilyar silang lahat sa akin. Dahil parte sila ng buhay ko, wala akong maalala, kahit ano wala akong maalala. Hi, she's the woman in the province, right? Napahanga ako dahil sa galing niyang magsalita, Cholo, she's the mom. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi nito, Mommy Chloe, I chuckled, he can't say it my name properly, how adorable, he's very handsome.